Mga kababayan, ito ho bang ganitong klaseng pagbo-broadcast ay tama ho baga ito? Talaga namang si Marcos ba yan? Mayaman challenge. O, ganun ang style niya. Anong masama sa style ko, Mr. Arnold Clavio? May masama sa style ko? Mr. Clavio, kahit minsan hindi ako nang hingi ng donasyon, baka ikaw. Ha? O, eto, panoorin mo itong video clip ko. Sana sagutin mo. Alam mo bakit? Araw-arawin kita. Sinimulan mo ko. O, ngayon, taong bayan ang galit sa'yo. Puro ka-fake news ang kasi ang nalalaman mo. Ha? O, magsama-sama kayo dyan. Puro kayo fake news eh. O, sige, tingnan natin. Ha? Hindi ko hinihingi mag-public apology ka. Bibirahin kita araw-araw. Hihintayin ko, sagot mo dito sa aking ginagawa. Dito sa aking video clip, gusto ko sumagot ka. Ha? Kasi araw-arawin kita para malaman ng taong bayan kung gano'ng ka-fake news ang lumalabas sa bunganga mo. Mga kababayan, kung uulit-ulitin ko yung kanyang mga video, yung nilabas niya sa aking video clip, eh, pambihira ko, napakasama eh. Tumulong ka na, puta yan ha. Putragyata naman talaga. Oh, buhay ito. Tumulong ka na. Ayan pa, igaganti sa'yo nito. Bagay nabubuhay ito sa mga fake news. Yun ang ikinabubuhay nitong si Arnold, the fake news Clavio. Di ba? Style mo rin yan, di ba? Interpol! Pakimbestigahan nyo nga ito. Ha? Ayan. Bagay, o, panoorin mo. Ungas din to eh. Kus ba yan? Iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun yung style niya eh. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Ayan, oo. Matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba, may mga Pilipino po abroad eh. O, galing abroad, Pinoy, syempre, matatanggap mo yung conference mo siya. Facebook, paano yun? Sakop pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes, sir. May jurisdiction meron kasi tayo dun, sir. Regardless kung nasaan yung location ng tao. For as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Mm. Para, di ba? Ang daming oras nila. Pero alam mo, ang Pangulo na mismo ang nagsabi na kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19, you are free to criticize. Pangulo na po ang mismo ang nagsabi noon, sir? Yes, ma'am. Tama yun, ma'am. Kasi yung di ba, ma'am, dalawa pwede. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa. Or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 154 sa yung Bayanihan Act. Kailangan. Tama, ma'am, si Sir Egan eh. Ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari, namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan niyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun yung style niya eh. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Ayan, oo, matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Ma'am, sa Article 154 kasi, na Revised Penal Code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang considering na ginamit mo yung social media, ma'am, in relation yan dun sa Cyber Crime Prevention Act. At yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years.
pagka Article 154 in relation to 10175. Sa Bayanihan Act, ma'am, medyo mas mababa na. Sa RPC, sa Revised Penal Code, walang parang aggravating circumstance kapag kunwari, kamukha ngayon, di ba, national health emergency, tapos saka ka pa nag, walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yun, pero yung ini-impose lang sa Article 154, yung 1 month to 6 months, 200 to 1,000. Pero na, yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cyber Crime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media under Section 6 kasi ng article ng cyber crime, ma'am. Pwedeng 1 degree higher yung penalty mo. Ang 6, lumalabas nga, 6 years, 1 day to 12 years. Sa Bayanihan Act, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero 10,000 to 1 million ang multa. Opo. Uh-huh. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, yes, ma'am. Maaring minultahan ka na, kinulong ka pa. Ibig sabihin, hindi lang PUIP, PUM ang binabantay natin, pati itong mga KSP. Nagpapapan silang iba dyan eh. Ay, Victor, eto, bago kami magtapos eh, baka fan mo ito, nagtatanong lang kung taga Sorsogon City ka ba? Sir, taga dito lang ako, sir. Ah, dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun, sir. Ah, mukhang may kapangalan ba. Okay, thank you, ha. Salamat, ingat po. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat, ingat kayo. Po. Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cyber Crime Division. Fake news nga. Laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? Hindi. Ang sinasabi ko, yung R&R, malaki ulo na hindi bagay sa bata. Yung puppet. Yung puppet na sinasabi ko. Pero yung kamukha niyang tao, yun nga si Arnold, may pa-imbestiga pang nalalaman eh. Hey! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? Sa about sa hospital, dinilit niya. Kanina, ngayon lang ngayon mga bago ko bumaba ng building, tinawagan ako ni Rex kaya nung target on air. Boss, may bira sa'yo dito. Pinormal sa akin yung video. Kung hindi ba naman iinit ang dugo ko eh, may nalalaman pang MBI. Ako daw eh, puro mayaman challenge daw at yun naman pala daw eh, kasyo ganyan. Pinangalanan pa ako, Marcos. Ayan, Arnold, laki mata, klabyo, fake news ka. Ha? Sagutin mo to. Alam mo, kung wala kang gagawin para sa mamamayan natin, manahimik ka. Alam mo yon, manahimik ka. Wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news. Wala nang makikinig sa'yo. Wala na. Alam mo ba, alos araw-araw na ginawa ng Diyos, puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung A1 hanggang ngayon, 735 tons, tonelada na ang dinidispose ko. Pera patong ngayon. Kayo ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. Ha? Ultimo yung ating mga volunteers, lahat ng mga bayan, Quezon, Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Ha? Yung sinasabi mong mga society na china-challenge ko, hanggang ngayon tulog pa, katulad mo. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Katulad ng mga volunteers na to, naaalala nyo ba sila? Naaalala ba kayo nila, Arn? Naaalala ba kayo? Wala. Saan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala na manunood sa'yo. Lalo na yung puppet. Wala manunood doon. Laki ng mata eh, di bagay sa ulo. Nakasalamin pa. Imbestigahan mo nga yun. Naimbestigahan nyo ba yun? Naimbestigahan nyo na ba yung mga naglalabas ng fake news? Ha? Kakahiya ka, di ba? Bagong gising ako, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako makakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na yung mga taga-anti-narcotic, yung mga volunteers natin at yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayong Biyernes, Arn, ngayong Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Tapos yung antipolo. Hindi antipolo. Taytay Rizal at Sampaloc. Abangan mo yon. 10 truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Ha? Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na magkapakpak ka na rin.
Hindi kasi kagigising ko lang eh, mababalitaan ko yung mga banat nitong mainstream media na to. Puro fake news. Ano ka ngayon? Walang-wala ka, no? Subscriber ko, Arnold, sa YouTube ko, 1,000,000. Malalaman na lang lahat, sinungaling ka. Diba? Pinagtatawa na yung show. Diba? Naniniwala pa pa kayo sa tao ngayon? Ay, di ba't hindi na? Yun. Kita mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagong gising ako, makakatawagan ako ng isang radio broadcaster. Rex Cayano. Mia Francis, binibira ka ni Arn at saka ni nung babae. Hindi ko na maalam, pinorward sa akin yung video clip. Ba, ay maanghang nga ang mga sinabi eh. Kailan pa nag-pag, alam nyo, pagka may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira eh. Bakit? Proven ang aking ginagawa. Nakuha mo? Eh kayo, proven na yung mga bunganga nyo malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Ang tanong ko, eh kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nitong mga media na to, bibirahin ka. Pagbihang kayo. Ang tanong ko, kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nitong mga media na to, bibirahin ka. Pag habang binibira ka, darating yung kanilang mga alalay. Bigyan mo na lang eka para tumahimik na. Hindi, birahan tayo kung gusto mo hanggang sa matapos tong COVID. Kung gusto mo hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo eh. Hindi kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi. Alam na mamaya niya. Ikaw? Ano? Puro fake news ang nalalaman mo. Bagay, hanap buhay mo yan, diyan kakikita. Kung hindi ka magsisinungaling, hindi mabenta, walang manunood sa'yo. Tunay ka. Tunay kang sinungaling. Yan. Alam ng taong bayan yan, nakikinig sila. Ikaw sa studio mo, audience mo lang, yung cameraman mo. Eto, audience ko habang nagsasalita ako. Yung mga mamamayan tumatanggap ng ating ayuda. Nakita mo? Gusto mo nang hiyaan? Ihihiyain kita. Mananawa ka sa akin, pauulunan kita ngayon. Akala mo ikaw lang mabunganga? Ay nako, putang ina, mabunganga rin ako. Pinakain din ako ng puki ng baboy ng nanay ko nung ako'y bata. Hindi nga, madaldal din ako, matabil din ang dila ko eh. Ito, naka-anim na balik na dito, kaka-deliver ng bigas eh. Ito? Nakailang balik ka na rito? Anim na siya. Ang nagda-deliver sa atin, Cagayan, Bulacan, Nueva Ecija. Anim na balik. Ito na lang, tanongin natin, ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang, sir. Mabilang, sir, ang dami. May mga 2,000 sako na yun, ibaba mo sa akin? Hindi lang? Hindi lang. Nakita mo. Isang delivery pa lang yan. Hindi na raw niya mabilang kung gano'ng karami. Tapos sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay luko-luko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon? San damakmak ang pera ko? Marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamon kita. Arn, sunugan tayo ng pera. Hinahamon kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin ipamimigay natin sa taong bayan. Pakiwari ko, hindi lalaban to. Takot mabawasan ng kusing ang bulsa nito eh. Daldal lang ang nalalaman nito. Bunga nga lang ang nalalaman nito. Tawagan nyo na si Facebook Philippine. Pa-takedown nyo itong itong Facebook ko. Kasi habang nasa Facebook to, kahiya-hiya kayo habang buhay. Habang buhay kayo magmumukhang tanga. Habang buhay kayo magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit?
Eh, ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo eh. Sisiraan nyo pa yung taong tumutulong eh. Paano kung masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamamayan na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo ako sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabilang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Ayan. Sabi niya, share natin to paulit-ulit mga ka-FLM para makita at malaman ng mga tao kung gaano ka-fake news si Arn-Arn ng Channel 7. Yes! Patay ka ngayon, Arn-Arn. May babash ka na ngayon, Arn-Arn, ng mga supporter ko, Arn-Arn. Dapat to, ma-caption to. Sigurado ko, i-delete tong... Kung ano na ba? Ha? Nakalive ako dyan, o. Yan. Ayan. Yan na po yung sasakyan. Ayan, ito na yung sasakyan. Galing ka ng bigas na galing kay Sir Francis. Thank you, sir. Kaway! Kaway kay Arn-Arn, the puppet! Sigaw-sigaw tayo, sabay-sabay. Fake news!